gagawin tong video na to kasi marami din naman yung nagtatanong sa akin sa YouTube and sa Facebook every time na napapanood nila yung after ilang years na mapanood nila yung dinocument ko na video nung nag-donate ako ng kidney, ng isang kidney ko dun sa brother ko. So, naging kidney donor ako nung September 2019, pre-pandemic, na transplant kami nung brother ko. Ngayon ay January 2023. Magpo 4 years na. So, parang kailan lang kasi. So, dito sa video, sasagutin ko na lang yung ibang mga questions kasi minsan, ang hirap din i-chat. Mahaba yung explanation. Ang hirap din i-chat. Medyo mahaba kasi yung explanation. Mahaba yung paliwanagan. Tapos minsan, complicated yung mga questions na, ano, na tinatanong nila sa akin. So, common question. Dami eh. O sige, common question. Magkano yung ginastos nyo nung transplant? Hindi lang ako sure ngayong post-pandemic or itong pandemic 2023. Kasi nung pre-pandemic 2019 or nung nagwo-work up kami, ang diniscuss din sa amin sa pre-transplant orientation or yung attend ka ng seminar is nasa around 1.2 to 1.5, parang ganun. Yung sa amin, inabot kami ng 1.2 million. Pero wala kasi kami doon sa social service, parang ganun, sa service department or sa service program na wala kang mabayaran. Parang sagot lahat ng government. So napunta kami sa private kasi. Yung brother ko, una kasi siyang nakapagpa-consult sa isang private doctor sa NKTI. So from there, tuloy-tuloy na. Unlike kapag nag-inquire ka doon sa social service, hindi lang ako sure kung ano yung tawag doon na. Magtanong po kayo sa NKTI or sa Hope Office na nasa NKTI compound din. Nasa building, nasa fourth floor sila, I think, doon sa isang building doon sa NKTI. Magtanong kayo doon kasi meron silang service program na sila magbibigay sa'yo ng doktor, sila yung mag-assist sa'yo step by step. Tapos, ang nabalitaan namin noon is, dahil nga under the category of parang charity or parang public hospital, parang government hospital, wala kang ma-shell out. Wala kang i-shell out na sariling pera. So, dun sa 1.2 million na yun, of course, may PhilHealth deduction. Pero kapag na-qualify ka kasi sa tinatawag na PhilHealth Z package, kalahati doon, 600,000 doon sa 1.2 million ay sasagutin ng government. Sasagutin siya ng PhilHealth. That was pre-pandemic. Hindi na lang ako talaga sure ngayon. I-confirm nyo na lang po sa NKTI or sa Nephro nyo or sa Hope Office kung ganun pa rin yung system ngayon. Kasi magpo 4 years ago na po yung na-transplant kami. So, yun. To cut it short, 1.2 million yung kamuan nung transplant po, nung operation mismo, hindi kasama yung workup. So, 1.2 million, 600,000 doon ay sasagutin ng government, pero kailangan yung 600,000 i-shell out mo. Okay. So, sagot namin yung 600,000. Ang natatandaan ko noon, bago kami ma-admit sa NKTI, kailangan mag-down ka ng 300K. Yun, bago kayo ma-confine, 300K. Tapos, isi-settle nyo yung another 300K kapag bago kayo ma-discharge. Ganun. So, before, meron talaga ang PhilHealth na Z-package na zero balance bill. Parang may ganung, I don't know kung batas yun or rule sila na wala na talagang babayaran yung pasyente. Kasi kahit na lumagpas pa doon, zero balance bill. So, kung ano yung napag-usapan na 600,000, yun na yun. So, double check nyo na lang. Double check nyo na lang kung ganun pa rin yung provisions right now. So, sa mga nagtatanong magkano yung nagastos namin nung surgery namin o nung nag-transplant yung brother ko, nag-donate ako sa kanya, 1.2 million. 600,000 doon ay sagot namin dahil yung 600,000 na sinagot ng PhilHealth ay na-qualify kasi siya sa PhilHealth Z
package. Okay. Next question. Ano yung PhilHealth Z package? So, kapag nag-coordinate naman kayo sa opisina ng Hope, sila yung mag-assess sa inyo. And even your doctor, i-discuss sa inyo yon na pwede kayong mag-submit ng requirements or application para ma-qualify sa Z package ng PhilHealth. So, isa sa mga sinabi lang sa amin na requirement noon ay may endorsement ng doctor, ng nephrologist nyo, tapos sana low risk yung pasyente, yung lalo na yung recipient. Meaning low risk, wala siyang mga complications, health complications, walang heart condition, walang ibang condition other than yung ooperahan kasi siya sa kidney or makikidney transplant siya. Kasi ang diniscuss sa amin noon, kapag may mga pre-existing conditions like may sakit siya sa puso, mayroon ibang mga nararamdaman pa na pwedeng maging very risky yung operation, hindi sila nakakwalify sa Z package. So, the more low risk you are na maging successful yung operation, mas makakwalify ka sa PhilHealth Z package. So, for more information, siguro i-research nyo sa PhilHealth, meron yan, Z package. Tapos, coordinate po kayo sa nephrologist nyo, sa doctors ninyo, at saka sa Hope Office ng NKTI. Okay, isang common question din, kasama ba dun sa 1.2 million na sinabing gastos, yung gastos sa cross matching, sa tissue typing, at saka yung mga workup, ang tawag po dun ay workup. So, yung workup ay dalawang phase po yan, I mean dalawang category yan, dalawang separate entity yan. Nagwo-work up kasi yung brother ko dahil siya yung recipient. Tapos nagwo-work up din ako bilang donor. So, yung mga work ups na dinaanan ko ay mahabang proseso. Hindi ko naman masasabi na pare-parehas sa lahat ng magiging donor. Pero yung sa naging experience ko, sa naaalala ko, nag-start akong mag-work up na mga series of laboratory exams. Siguro March or mid-March, dumaan yung April, nag-Holy Week, medyo nag-slow down. June and July, parang August, natapos na kami ng July or parang pa-August. September na transplant kami. So, ganun. Yung iba daw, mas mabilis, depende sa proseso ng mga resulta ng laboratory exams nila. Ako kasi working. So, kapag meron lang akong pagkakataon na magpa-laboratory or magpunta sa NKTI, which is malayo from my place. So, nanggagaling pa ako ng Pasay. Kapag may mga medical procedures na dun lang sa NKTI meron, hindi ako laging nakakapunta on schedule. So, pag nauusog siya, syempre tumatagal yung kailangan mong gawin. So, may mga laboratory procedures kasi na requirement siya for the susunod na laboratory procedure. So, kailangan makita muna nila yung result ng lab test na to bago nila ipagawa yung susunod sa'yo. So, may mga ganon. Nag-start ako as simple, as basic as urinalysis. So, yun yung ipapagawa sa'yo. Pwede, I think before, pwede sa labas, hindi ko lang alam ngayon kasi there was a time na inulit sa NKTI yung result ng urinalysis ko at saka parang blood test. Yung the usual, yung regular, yung CBC, yung blood samples mo, yung blood lab test mo. So, ganun kasimple. Ilang beses din akong umulit ng urinalysis kasi several times meron akong UTI. So, hindi ka makakausad kahit UTI lang. Yun. So, ganun ka strict. So, the fact na ikaw ay nakausad at natapos mo yung lahat ng steps na ipapagawa nila sa'yo, it means you are super duper healthy. Thank you, Lord. Diba? Parang isang assurance yun sa'yo na
wow, you are super okay. And dahil sa tindi ng screening procedure, masasabi mo na, wow, fit to donate ako ng organ ko. So, marami din yung nagtatanong, no, na paano na sila pagkatapos ng transplant, baka hindi na magawa to, baka manghina na, baka magkasakit, ganun-ganun. So, na-mention ko nga po na sobrang higpit kasi at sobrang busisi nung procedure nila ng pag-test dun lalo sa donor, sa pagdo-donor ng kidney. Such that they make sure na kahit na dumating sa point na ikaw ay makapag-donate ng isang kidney, ibig sabihin, super healthy mo. Magiging okay ka kahit na mag-donate ka ng isang kidney mo or mawala na yung isang kidney mo. So, sa lahat ng dinaanan ko, name it, lahat na yata nandun, pati brain tinignan, examination sa cervix, examination sa breast, examination sa lahat tinignan. Kung may HIV ka, kung may malaria ka, kung lahat tinignan, kung may history ka ng ganito, history ka ng ganyan, may HEPA ka ba, ganun. So, lahat. Very, very strict. So, the fact na ikaw ay qualified to be a donor, you will be okay even after donation. So, marami po kasi yung nagme-message sa akin na kinakabahan sila na paano daw sila pag isa na lang yung kidney nila. Umattend din ako ng pre-transplant orientation seminar. So, diniscuss naman nila doon. Pero syempre, kapag nandun ka sa sitwasyon, I perfectly understand. Kapag nandun ka sa sitwasyon na hindi mo kasi alam yung mangyayari, hindi mo pa alam yung mga sunod-sunod na gagawin, very vague, matatakot ka, kakabahan ka, nenervyosin ka, napagdaanan ko rin po yun. Alam ko lahat ng mga nararamdaman nyo at tumatakbo sa isipan nyo. Lalo na kung kayo po yung donor. Lahat yan i-discuss naman doon sa seminar. At saka gunting nagtatanong-tanong kayo. Yan, yung iba na natisod na itong ano ko, yung vlogs na ginagawa ko about kidney donation. So, ayun, maganda po na nagtatanong kayo from mga previous na naging donor. So, isa din sa question sa akin, dapat ba magkaparehas ng blood type? So, yes. Dapat magkaparehas kayo ng blood type kasi yun yung isang titignan. So, hindi kasi magmamatch yung lahat-lahat kung sa umpisa pa lang magkaiba kayo ng blood type. So, kami ng brother ko, parehas kami na blood type B. Yun. Mas mataas kasi yung chance na magmatch kayo kung magkapatid kayo or relative kayo. Kasi magkadugo kayo bukod sa magka-blood type kayo. Parehas yung composition nyo, halos parehas. Hindi 100% yung match namin, hindi mataas na mataas yung match namin, pero enough para makapag-donate ako sa kanya na magiging maganda yung outcome. So lahat yan pagdadaanan nyo po dun sa testings. Pwede ka namang mag-donate kahit hindi mo siya kamag-anak or blood relative. Given, parehas nga kayo ng blood type at magmamatch yung lahat ng test na gagawin sa inyo. Nakalimutan kong sabihin, isa pa pala dun sa delay, kung bakit medyo mas matagal kami than the others. Siguro, dun sa laboratory procedures namin. So, yun nga, working nga ako, hindi ako laging hindi ko nasusunod-sunod yung mga dapat gawin ng mga laboratory test. Ganon din yung brother ko. Kasi remember, ang dialysis patient ay nagda-dialysis po siya ng thrice a week. So, yung brother ko, nagda-dialysis siya ng Monday, Wednesday, and Friday. So, alam niyo naman po yung lifestyle ng dialysis patients. Buong maghapon yan, nasa dialysis centers. So, Monday, Wednesday, and Friday, hindi siya available. Doon naman sa araw na available siya, which is Tuesday, Thursday, and Saturday, or Sunday. Siyempre, Sunday, normally, wala namang ano yan. Wala namang mga procedures na ginagawa ng Sunday. So, yung Tuesday, Thursday, Saturday, pagod siya.
So, masama pakiramdam, hindi maganda yung blood pressure. Madalas, merong mga laboratory procedures na ginagawa sa kanya. Pero kailangang ulitin kasi either naubo siya, nasamid siya. May mga ganun ka-sensitive na ano na laboratory procedures. May i-check sa heart niya, hindi nila nakuha yung optimum or accurate result kasi hinihiga siya or kasi bigla siyang nahilo. So yung may mga ganun pong pagkakataon. So at times meron ding mga instances na nai-ER kasi yung kapatid ko dahil sa, alam niyo na, kapag may problema sa kidney, ang daming nangyayari. Erratic yung blood pressure, lagi siyang nanghihina, bumababa yung mga, ano niya, yung, or tumataas yung mga phosphorus niya, yung mga ganun. So, maraming factors. Kaya kung kayo po ay magdo-donor at kaya nyo naman na sunod-sunod rin yung mga test na ipinapagawa para dun sa matching or screening ninyo, go lang. Kung kayo naman yung patient, depende kasi yan din sa schedule tsaka yung kakayanan ng katawan tsaka yung edad ng tao. Kasi kami ng brother ko, although older ako sa kanya ng more than 3 years, that time, yung brother ko ay nasa 30s niya. So, kung ako ay early 30s, so nasa mga ganong edad siya nung na-transplant kami. Ayun, isa pala sa ano, sa very common na tanong sa akin, kamusta na daw ako after transplant? So, ayan, nakikita nyo naman ako. Mukha naman akong okay. Proof of life. but kidding aside, 2018, na transplant kami ng brother ko September 2018. Ngayon ay January 2023. Bago kasi ako makapag-donate sa brother ko, meron akong baby. So that time nung nag-transplant kami, yung baby ko ay more than 1 year old lang. Yun. So, napanood nyo naman doon sa mga previous videos ko na isang struggle, malaking struggle din talaga siya na pinag-pray ko ng sobra-sobra. Ang hirap sa kalooban tsaka sa isip na, ayun, undergo ka ng ganung procedure tapos meron kang baby. Meron kang ano, tsaka syempre asawa ko, kakakasal ko lang that time. So, after transplant ng September 2019, ilang buwan lang nag-pandemic na, no? So, 2020. December of 2020, I got pregnant. So, December 2020, nabuntis po ako. And December or July 2021, the following year, nanganak ako dun sa second baby namin. So, girl naman siya. Yung panganay namin ay boy. So, ibig sabihin, kahit na nag-donate ka na ng kidney, isa na lang yung kidney mo, pwede ka pang magkaanak ulit. Pwede ka pang magbuntis. Hindi totoo yung sinasabi nila na hindi ka na magkakaanak kapag nag-donate ka ng kidney or mahina na yung katawan mo, hindi nakakayanin ng katawan mo. Hindi. Nabuntis pa po ako, tas nanganak pa ulit ako. Yung baby ko ngayon, magto 2 years old na siya sa darating na July. Ayun, may mga nagtatanong sa akin, maintenance medicine. May maintenance ka ba, ma'am? Wala po akong maintenance medicine ever since. Lalo na nung bago ako mag-donate kasi nga hindi ka naman pwedeng mag-donate. Kung may maintenance medicine ka, ibig sabihin may sakit ka. So, wala akong maintenance medicine prior donation at wala po akong maintenance medicine after kidney donation. Dahil healthy ka, di ba? Healthy ka para mag-donate. Pagkatapos nung kidney donation, ang mga medicine lang na meron ako ay antibiotics kasi naoperahan ka, ganun din naman pag nanganganak ka. Antibiotics and painkillers. Yun lang. Ngayon, just like before din naman, bago pa ako mag-donate, I take multivitamins, I take supplements. Marami akong tinitake na supplements. Hindi man super dami, pero
fan ako ng mga ganun, ng mga natural supplements, name it, mga mangosteen, virgin coconut oil, vitamin C, yung non-acidic vitamin C, yung mga ganun, anything na natural, tinitake ko yan. So, siguro katulong siya para on a daily basis, naaalagaan mo yung sarili mo. So, hindi naman bawal kahit isa na lang hindi mo. Mag-iingat ka lang sa mga ititake mo, make sure lang na yun nga, natural siya, at saka hindi ka magtitake ng sobra-sobra, hindi ka magtitake ng iba-iba na sobrang dami. So, best pa rin to consult your doctor kung meron kang gustong i-try na vitamins or supplements para lang sure. Para lang ano. Kasi ako, yung mga tinitake ko ngayon, tinitake ko na yan before pa. Before pa ako mag-donate ng kidney. Ah, yung sa presyo ng mga laboratory procedures. So, sabi ko nga, hindi siya kasama dun sa 1.2 million. Kasi yung 1.2 million, yun lang yung kabuuan ng transplant procedure mismo. Yung operation day na. So, yung mga workup mo bilang donor at saka yung workup ng recipient ng kidney mo, iba yon, separate yon. Magastos, yes, magastos. Hindi ko na lang ma-determine kung magkano, pero roughly, siguro kami ng brother ko, 100 to 150, lahat-lahat siguro. Pero baka parang sobra naman na yun. Pero may mga procedure kasi na mahal. Mahal in the sense na sa malalaking ospital mo lang siya maa-avail, kaya medyo mahal. May mga procedure na basic lang, kasi katulad ka ng mga urinalysis, mga blood test, may mga ultrasound, may mga x-ray, may mga ganoong pagdadaanan. So, medyo may idea naman kayo kung ano yung price range yun. Depende din yan sa medical facility, kung saan yung gagawin. So, yung mga laboratories na paggagawin ninyo, depende kasi sa doktor. May doktor na papayag siya, katulad yung nephro ng brother ko. May mga test na okay lang sa kanyang gawin na sa labas. Katulad ng mga precision or yung mga ibang mga independent na mga laboratories, okay sa kanya, kahit ibang hospital. Pero meron lang talaga silang mga specific na test na gusto nila doon mo gagawin sa NKTI. Siguro dahil sila lang yung may ganong facility, sila lang yung may ganong test, or gusto nilang ma-make sure na very accurate kasi kabisado na nila yung makinang ginagamit. Parang gano'n. So, may mga test na pumapayag sila, paggawa mo sa labas, may mga test na dun mo talaga kailangan gawin. So, depende yan. Baka kasi yung iba sa inyo, hindi naman sa NKT ay magpapa-opera ng transplant. So, pwede din magbago yung presyo. Depende kasi yan sa ospital. So, I've heard sa ibang mas malalaking ospital, mas mahal yung inabot ng kanilang transplant. May mga umabot ng 3, may mga umabot ng mas mahal pa. So, I can only speak for NKTI, National Kidney Transplant Institute, dito sa Quezon City, kasi doon kami nag-transplant ng brother ko. Yun. So, kung may mga questions kayo, siguro yung iba, sana nadaanan ko. Yung iba, hindi ko naman siya manandaan. So, kung may question na lang kayo, keep on sending me your inquiries, yung comments nyo. Sinasagot ko naman talaga yan. Basta may chance ako sa Facebook or sa dito sa YouTube channel. Sinasagot, nire-reply ako talaga kasi it's my simplest way of helping out yung mga katulad ko na donors or yung mga gustong mag-donate or willing maging donor. So, sasagutin ko yung mga kaya kong sagutin. And siguro bago ko tapusin itong part 1, gawa na lang tayo ng part 2 kung may mga questions pa kayo. Bago ko tapusin itong part 1 ng video na to, gusto ko din i-address yung isang lagi recurring question sa akin na
gusto ko mag-donate ng kidney kasi kailangan ng pera. Yun, ang dami pong nag-message sa akin na, please, mag-donate ako ng kidney kasi ang hirap ng buhay. Yun na lang yung naisip kong paraan. So, number one, may batas tayo dyan na pinagbabawal na po yung pagkalakal ng kidney. Kuna po. So, bawal magbenta ng kidney. Hindi siya for sale. Hindi po pinagbebenta ang kidney. Kung ina-expect ninyo na magdo-donate kayo ng kidney kasi babayaran kayo, hindi po mangyayari yun. Okay? Kung may mga nababalitaan po kayong nangyayari yun, bawal po yun. So, meron din kayong makakausap na i-coconnect kayo sa mga nangangailangan ng kidney. So, parang mag-i-agent sila. We have heard kasi meron, of course, bago po ako maging donor ng brother ko, nagtatanong-tanong kami kung sino yung pwedeng or willing maging donor na magpa-test, ganyan, sa relatives. So, yung mga ibang nakakaalam na non-relative, connect-connect na kung saan na nakaabot. May mga agent din kaming nakausap na hahanapan kami for a certain price, may mga ganun. So, mag-ingat din po kayo kasi baka gamitin lang kayo. So, baka mag-take advantage lang sa inyo dahil willing kayo. Tapos, pagkakakitaan lang kayo. And, mahuhuli at mahuhuli siya kasi batas na yan eh. Ngayon, bawal siya. And, kahit na makalusot kayo sa mga laboratory test, hindi kayo makakalusot sa interview kasi may interview po yung bago ma-transplant. So, may ethics committee yan, ang HOPE, ang NKTI, na sasalang kayo sa interview. They will know kung ikaw ay willing talagang mag-donate for emotional reasons or reason dahil malapit sa iyo yung tao or kamag-anak mo siya or dati mo siyang boss or may malalim na dahilan, pero malalaman nila kung nagbayad na. Malalaman nila. And hindi din magpo-push through. Mare-reject din kayo as donor if they find out. So, ingat po kayo. Ingat po kayo sa mga ganyan. Alam ko yung feeling ng recipient. Kasi nung panahon na naghahanap kami ng donor, hindi ako yung first ever willing donor. So, nakadalawa or tatlo kami na may nagbigay ng interest na mag-donate pero nag-back out. Meron isa kami na family friend na matatransplant na sana pero hindi siya naka-complete ng laboratory procedures. Merong isa doon na hindi siya nag-qualify. So, yun, back to zero kami. It can be so frustrating para dun sa ano, para dun sa recipient, siya sa family ng recipient. Pero always bear in mind na may kidney para sa iyo. Yan man ay living donor, yan man ay deceased donor. So don't lose hope. Yun lang ang ano ko, yun lang ang masasagot ko for now dun sa mga naalala kong question sa akin. So, kapag meron po kayong naalala or naisip na gustong itanong sa akin, message nyo lang. Tapos, try natin gagawa na lang tayo ng part 2 ng video na to. So, salamat! Stay healthy! Ingat-ingat po kayo!